magluluto muna ako ng tacos, paborito ng aking pamilya, homemade tacos, very simple. Yan, lagay natin ang beef wing, isa-isa lang natin. Golden color siya. Pag naging golden color siya, saka na lang ilagay ang kanyang pinaka-seasoning niya. Yeah. Ayan, halo-halo na siya. Parang pag naging golden color na, hintayin natin ng mga 3 to 5 minutes bago natin ilagay ang kanyang taco powder. Tapos lagyan natin siya ng fried garlic. Dapat ginisa eh, pero kasi marami akong stock na bawang. Dati ko na siyang na-fried yung garlic. So, i-mix ko na lang siya para magkaroon pa rin siya ng lasa. Parang ginisa na rin yun. Secret, pag marami kang bawang, para hindi masiraan ang bawang, igisa mo na siya ng dati. Lagay mo na lang sa garapon para pag nagluto ka, i-mix mo na lang siya sa iyong mga gulay o mga lutuing ulam. Ayan. Medyo nagpa-brown na siya. Pwede na natin ilagay ang kanyang tacos powder. Ayan siya, Mexican food. Mexican food. Haluin natin. Haluin ng haluin. Lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Hayaan natin siyang gumulo. Habang i-prepare naman natin ang ibang ingredients. So, ngayon, i-prepare ko naman ang kaibang recipe niya, ang cheese, avocado, and tomato, at saka lettuce. Okay, ngayon, ipiprepare natin ang cheese. Kailangan mayroon kang pang brine. Ayan siya. Grind. I think that's it. Tapos na. Prepare na natin ang lettuce. Extra testing sites are being set up in the city's southeast after contact tracers made a breakthrough. They've linked a COVID cluster at Chadston with a family outbreak at
comes. We have a situation in Frankston. That situation involves a family of nine. One member of the Frankston household employed at the Butcher Club in Chadston's food court. Contact traces know there's a link between sites. They just don't know which came first. This goes to that. You know, what is the story behind these numbers? The staff member worked between September 23rd and 28th. Shoppers are tonight urged to be extra vigilant if they develop any symptoms. All the cleaning's been done. They're certainly perfect. There's no to go back into Chadston now. The town revealed the Chadston cluster now sits at 10 with some good news. The underground car park testing site for the Chadston shopping centre near the Coles has reopened. It's very busy and will remain open until 8 o'clock tonight, of course, in the days after. The couple of two new high-risk locations lead to the centre. Anyone who's visited